Salamat sa akin pong mag-ina na nagbigay po ng tanging bilang. Napakaganda po ng minutes ng kantang yun na nagbuhat po sa kanila. Siyempre ganda din kanila ang pinaghandaan. Ang title po ng aking magiging mensahe sa inyo ngayong gabing ito, sa biyaya ng Diyos, ako ay nabago. Yun po ang aking naisip na gawin. I-share ko sa inyo ngayong gabing ito. Kasi related po sa aking karanasan, mga kapatid. Kahit po ako ay punong-puno ng kaba, pero akin po pinag-aralan talaga. Sa tulong din po ni Brother Joel, ako pinagpatulong para po ma-deliver ko ng ayos sa inyo ngayong hapon ito. At ang talata po mga kapatid na aking kinuha sa Bible ay yun pong ating sikat na sikat na kahit po sa iba. Sa anong sekta ay alam po ito. Ito po ay nagmula sa aklat ng Juan, versikulo 3-16. At ang sabi po dito mga kapatid, sapagkat kayo nalaman ang pagsita ng Diyos sa libutan, nang binigay niya kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talaga po mga kapatid na napakaganda po ng isang mensahe na buhat po sa aklat ni Juan. Kaya po, doon po magsisimula ang aking pag-share sa inyo. Bago po ako mag-umpisa sa inyo mag-share ng aking message, ay inaanyayahan po, iyoko po ang inyong mga ulo at tayo po yung manalangin. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, maraming salamat po Ama sa ibinigay po ang pagkakataon ngayong araw ng miracles na ito na kami po ay nagpupuri sa inyong banal na pangalan. Nawa po Panginoon ang angat pong imemensahe, imemessage po ngayong gabi ito. Nawa po ay maging pagpapala po at maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. At alam ko po Panginoon na ito pong aking i-share ay nagustuhan po ninyo Panginoon at nawa po ang bawat makarinig nito ay may mapulot pong aral at magkaroon din po sila ng pananampalataya na kagaya po ng aking pinanghawakan. Lahat po ng ito Panginoon ay aming hinihiling at nasalamatan. Alang-alang po Panginoon sa matapit sa pangalan ng Panginoon Jesus na aming nagpagligtas. Amen. Amen. Mga kapatid, ang mensahe po ng aking pag-uumpisa ngayong gabi ito ay tungkol po sa biyaya ng Diyos sa aking buhay. Sino nga ba ako dati mga kapatid? Hindi naman po lingid sa ating taga rito, sa aking mga pinsan, na ako po ay isang, kumbaga sabihin na natin isang pusakal na manlugan bago ako naging ganito na sa aking karatayuan ngayon. Natatandaan ko po mga kapatid nung kami po ay nasa bawang pa, kami ubuo pa. Malapit lang po ang church doon, pero hindi po kami nakakapagsimba ng araw ng Wednesday. Madaling na banal po kami makapagsimba ng araw ng Friday. Pero po, pag-araw naman ng Saturday, kami po ay present. Amen. Pag sa Sabado, kami po ay nagsisimba sa bawat. Pero ang ano po doon, ang problema ko doon, bakit pag ako magsisimba? Tuwing sasapit ang 10:30 ng umaga, tuwing magdi-divine na, parang sinisili na po ko na ako'y magpapaalam sa aking asawa sa BBB. Ako muna ipupunta sa atin at ako'y mag-CCR. Pero may CR ako po doon, sa church doon. Yun lang po ay aking paluto sa kanya para po ako'y makatakas sa church ng time na yon. At siya hindi po alam niya ng aking mga anak na ako po'y pupunta doon sa malapit na sa Bungandog. Ito po ay alam ni Medali kung saan nagdodon niya sa Bungandog sa Baykaritan. Halos eh, nung kami po may tricycle, 3 minutes na po ako ay nagdodon na. Kahit alam din po yung nag-i-roll na malapit po doon. In 3 minutes po, pag ako'y nakalabas, nagsipa ako yung tricycle namin, ako'y nagdodon na. Ay di po eh, siyempre, ang akala po na aking asawa, ako'y pupunta sa, ay ang apartment lang namin, malapit doon sa may gilid. At di po yung akala niyo doon ako pupunta. At pagkalabas po doon, ako dali-dali ako talagang baling. Kumbaga ang katawan ko yung balisang-balisa na gusto ko makapunta. Siguro ay sa ojok na din niya ng aaway na nagtinutokso ay mag-aalan niya sila, labas ka na. O hindi po ay dali-dali ako pupunta. Sapagkat kaya malakas na loob ko, ako lang po hindi nagbabayad ng interneto dahil ako nakakilalang nila doon. Kahit siguro na, isa palibot-libot ako kilala dahil talagang nung mga parang ngayon talaga po ako'y napakahina sa pananampalataya. Kumbaga po sa tuwid o pag-iwang-iwang ako noon,
aking nagsisimba, aking panganak, ako'y nagpapakasama nila, pero ang aking diwa ay wala. I deep pray, babalik tayo doon sa aking kwento, doon sa pagpunta ko ng Karitan, ang isip ko lang, sabi ko sa aking sarili, ako'y pupunta lang ng dalawa, ako'y uuwi na. Kumbaga ako'y may dalawang 3,000 sa bulsa ko, pagpunta ko doon sa Sabungan, ako'y pupunta ng unang-unang pupunta ko ng 2,000, tatama, di ako'y tumatuwa. Sabi ko siya, may pera na kami mamaya. I deep pray, sabi ko, ito'y lesson na, ipupunta ko na lahat ng aking karunan at yung aking pong tinamaan, ipupusta ko na ito sa pangalawang sulat na nakita ko. Ay bakit ang mga kapatid, tuwing galing ang gagawin ko, ay talo. Ubus. Ubus ang pera. Ay di ko ako ilalabas ng, siyempre, talo. Di ako tumutu-mutu paglabas ko ng Sabungan. Sabi ko yun ako, talagang pagkagay na yung mangyayari. Talagang ito yata, talagang hindi ito sa pangalawang pagkagay na ito. Ay bakit, ulit, patatamain ka. Bago sa pangalawang, ubus pati ang pera eh. Ay di po yung babalik ako sa chat, ipis-ipis ako, ako'y tatabi, labi kay Brain. Ako'y nakapag-CR na, ayos na. Pero hindi naman po niya alam na ako'y nakagaling na doon. Ay di po yung isa po patuloy po, ito po isang karanasan ko pa na bago po pumutok ang ano, bago pumutok po ang Mount Taal, ang Vulcan Taal, time na yun. Ay dito lang po kami nakatira, lumipat na po kami ng aking mag-anak, at dito kami nakatira. At kami pinakakuha pa rin yung hulugan ng kotse, kalakas ng loob, wala namang mali nakakuha pa kami ng kotse. Ay libre, dahil nga ay ako'y kilala dito, ng aking mga kabarangay, aking mga kumpari, kilala ko na sa talaga pagdating sa pagsusugal at pagsasabog, sinasabi ko noong time na yun, ako'y napakalina. Isang text lang po sa akin at sa tawag, ay talagang, pag sinabi ko sa aking asawa natin, ako lang pupuntahan sa Great Wall, sa Bawa. Talagang kahit na sa paglasa bahay, isang punta pa, isang text lang sa akin, ako'y agad iaalis. Ay di po yung isang araw, tumawag sa akin yung aking kumpare, ang sabi sa akin, pare, maaga tayo bumasan, tayo pupunta lang sa Pascual. Ay sabi ko, di po ang style ko naman pagka ganyan, hapon pala ang nabigibig. Ako'y maaga maglilis bukas. Ako na ang bahala magmak. Ako na ang bahala magbalis. At ako maglilis ng pinggan. Sabi niya sa akin eh, ay alam ko na kung bakit na ganyan. Ay di po eh, siyempre, di siya nagagalit. Pero banda muli, siguro eh, nakapayag din. Ay di po eh, kasagsaga no, nung putok ng vulkan. Una-una, napunta kami doon sa may alitag-tag dahil din yung isabungan din po. Pagkapunta namin doon, sarado. Dahil malapit doon, siyempre malapit po sa may vulkan, sarado po doon. Punta po kami ng San Pascual, hanggang atis na atis. Ay di siyempre talagang hanap po saan may mapapaglabanan ng manok. Ay di po eh, nung panahon yun, may dala akong, natatandaan ko, may dala akong 7,000. Sabi ko yung tamang-tama, pag-aray na nga, hindi may pera na naman ako mamaya. Ay di po, sa madaling sila na po, kami nakarami doon sa Pascual, alam din po ni Guidaria, sa Pascual, sa Pascual Arena. Ay di po, pagkarating namin doon, alas 9, kaluta na. Ay di po, pasok kami, ulot namin yung manok namin. Sa hindi po inaasahan, ang aming po manok ay napakulot ng panlabilima. Ay di, siyempre po, matagal-tagal yun, mga kapatid. Ay di po, anong nangyari, nag-umpisa na ang sabong, ay di po yung aking pera, ay hanggang mainit nga ang katawan at talaga nung panahon ay talaga siguro yung sabi ng kaaway eh, ikaw ay mapusta muna at baka dadami pa. Anong nangyari po, ay sa kapupili ko, sa kapupusta ko, naubos po ang aking perang pangpusta doon sa mga. Ay di, sa makatawid po mga kapatid, nung time po yun na nangyari ang gano'n, ito na, yung manok na namin ang nasa sa tinatarian na. Ay di po wala akong pera, wala akong pera-pera no. Ay sabi ko, ito may magaling, siguro yung mananalo. Ang sabi ko doon sa aking kasama, sige, patarihan mo. At pag napatarihan mo, ay ako nang bahala mo, musta. Ako nang, siyempre ako may kilala, meron akong kung tinatawag po sa buman ay Kristo. Ang sabi ko sa kanya, ang pera mo lang, ang ipaparada natin. Yung aking pera, ako nang bahala ako sa nang upubusa. Pero wala po akong pera-pera noon. Wala po akong pera. Ang ginawa ko po, ay di nung nandun na sa loob, sabi ko, sige, yung pera mo na lang ang iparada natin. At yung akin, ipapatawag ko doon sa Kristo. Sabi ko, magkano kaya ang gusto ko? Eh wala akong pera din eh. Naisip ko, may pera kaya ang asawa ko mamaya. Gusto ko nang wala. Kasi ako po, parang
Eh, hindi ka kapagal ng misan sa aming dating mananagot, kung hindi niyo alam, ikan po, kung baga lakas loob, ay di bahala ka na kung manalo o patalo, mamay sabi ko ka, hindi nakakahiya. Ay di po, ikan na nangyari, ito na po. Ipinasok na ng aking kasama yung manok, ako bumitaw eh, ako tagabitaw. Ay, kaya pang yabang ko pa, sabi ko doon sa aking Kristo, ipos na mo ko ng 10. Pero wala po akong pera, ipos na mo ko ng 10. Sabi ko, ito, siguro isa talagang kaloob ng Panginoon talagang hindi manalo dahil nga ay siyempre ay hanggang masamang gawa po mga kapatid na hindi talaga ilang dapat ang ginagawa ng isang Adventista. Ay di pinatawa niyong manok, uli siya tumalo. Ang tingin ko naman po talagang salpak-salpak na kailigiliin. Ang tama. Ay bakit kayo? Tumaya may pagbabalik ka, ay ang amin ang patay. Ay sabi ko na ako po, patay na, ito na. Ito na ang masakit sa ulo. Ang sabi ko sa akin, Kristo, pare, sagot lang ha, at ako'y mag-withdraw. Ipinakita ko pa yung ATM dahil parang yun, ang ATM na ang kasawa na sa akin. Ang sabi ko pa, sagot lang at ako'y mag-withdraw ha, ako'y intayin mo. Ay, di ba pagkalabas ko, nagpaalam din ako sa pit manager, sabi ko, pare, sagot, ako'y babalik, ako lang ay mag-withdraw. Ako niya, ipinakita ko lang yung ATM ko, pero talaga po ako dahil umuwi sa amin. Ito'y gulat na nga nasabi, sabi na, okay, ano, kumusta ang laban ninyo? Sabi ko, yun ako, may problema eh. Sabi sa akin, ano naman? Ay, ako sumabit ng 10,000, huwag tayo kayo may pera. Ang sabi sa akin, ako po, ay diiyak na po. Sabi sa akin, ano ka ba naman? Bakit kayo, ganyan ang ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo, iwasan ko na yung pagsasabong. Walang maidudulot na maganda yan. Ay sabi ko, ako'y nagbaka sa kami, ipakakako mananalo, tayo may pera. Eh, ano ka magagawa? Ay di, wala nga po kami pera. Ay, pag ginay naman, ay di pumasok sa loob. Sabi, Rachel, ano ba problema? Bakit umuwi sa Totoy? Dahil natawag po tayong Totoy. Ano ba problema? Bakit kayo kayo umuwi? Ano ba problema mo? Ay, ano daw po sa Alfred, sumabit na sa full ipoy, wala pong pera. Ay, paano na po arin? Ay, naku, bakit po kayo inapos na nang wala? Ay, buti kayong dibinong ko. Sabi sa akin, sabi ko, ang paalam mo yung umuwi-withdraw, or ay, hindi, ano ba umuwi-withdraw, wala namang pera. Ay di nag-iintay doon, nag-iintay sila doon. Yung aking mga kasamaan na tawag sa akin, yung giniwan ko doon. Nung sabi sa akin, pari, hinahanap ka ng dili, nasang ka ba? Sabi ko, sabit lahat ako nag-withdraw. Ay di po itong ginay ko, ay nag-offer na. Ay ako may pera din ito, ay nasa 10,000 eh, hindi bumalik na doon. At bayaran mo, ay naku, eh kahirap ka ng ganyan. Ako, ay takot na takot po ang ginay ko. Pero sabi ko, huwag naman kayo mag-alala, hindi naman ako bubugin doon dahil nga, siyempre, ako'y matagal na nagsasabong, ako'y kinala. Ay di po, sa madal sa ita, ay di sumakay ako ng kutsi, sumama na ito sa akin. Sumama na, baka, iniisip niya siguro, baka mamaya ako'y makapusta na naman. Ay sabi ko, sige, sama na, ayaw. Ay di po, pagdating doon, ito na naman ako, lakad ako, sabi ko, pare, ariyan pera, ako lang nag-withdraw, pero hindi alam ko kayo umuwi sa amin. Ay di po, talaga nung time na yun naisip ko, talagang ako'y malina itong ginagawa ko eh. Sabi ko, ano kayang mabuting gawin? Sabi ko sa ili ko eh, ako'y sigal lang sigal, bago ang aking mga, ang aking asawa at anak naman ay kagagaling ng simba. Tapos eh, laging tuwing Sabado ay parehin ng simbahan. Eh di po ng time na yun, siguro yung banal na espiritu ay medyo naano-ano na sa akin, kumbaga ay naikot-ikot na sa akin dahil nga ako ay lulong na lulong sa kayong pagkakataon. Eh di sa pagsalita ko mga kapatid ay natapos yun, medyo naglaylo ako. And then isang araw na naman, ba't ka naisipan ko lang mag-aaral naman mag-tari? Eh di po eh, ako'y bumili ng tari. Yan, alam na mga yan, ako nagpapakapuhi at magtari. Ay di po eh, sa madalit salita, ay di natutunan nga ako magtari. Itong aking mga kumpare naman, na mga taga rito, kahit yung po ipagtanong dito, doon time na yun kung sino ang pinakakilala dito pagdating sa pagkasabog. Umaga pa lang po mga kapatid, kapag may ilalabang manok, ay naririto na sa amin yung mga maglalaban. Sabi pare, ay tayo may laban niya, maya ikaw ang magtatari. Sabi ko, sige, saan ka ang laban natin? Ay, doon ba? Pinakarne ng merkado sa Panabang. Sabi ko, wala tayo huli. Baka yung may huli. Sabi, hindi. Walang huli doon. At hindi kilala. Yun eh, kahit na ito marami siyang tada eh, kayang-kaya daw doon. Hindi huli ng huli. Ay, di po eh, sige, sabi ko, ako ay kakain. Ay, di po eh, pagkakain namin mga kapatid. Ay, di ito na, dinaanan ako dito. 9:30 po, nandito na kami sa Panabang. Ay, yung aming nandang yun, yung mga kalala ko din ng mga magsasabog.
Ay di po ay ulot si Manok. Hawak namin ang mga Manok. Sabi ko, sige ulot eh. Ay napakulat po rin pang number 5 ang aming muna sortada. Ay di po ito na, nagkasortada na. Hindi namin alam, yung parang aming mga kaulutan doon, mga CITG na, CITG ng Batangas City. Ay di po ay, ang sabi ko, pare, tataray na tayo number 5. Oh, sabi ko, sige, dala din sa gilid, at ng aking tatarayan na. Ang ipinagtatakot ko po mga kapatid, nung ako'y tinatarayan na yung manok, may isang lalaki dito sa likod ko. Ay di, sipat ko. Sabi, pare, okay kayo tari mo, sabi ko na sa likod. Sabi ko, ayos, ari po, at tari makakamatay din. Pagkatapos po na, sabi sa akin, pare, pwede ka akong sumama sa iyo. Hindi ka po sa ganyang pagsasabi ko, pag may hindi kayo kailala, iya sa akin, pwede ka pumusta. Ang sabi ko na lang sa kanya, siyempre hindi ko po kalalala sa likod, ang sabi ko po sa kanya, eh, boss, doon ako yung pumusta sa loob, at tari na may dihado. Ay di po, nung nilalagyan ko na ng bayna, yung aking manok, nagtataka ko, siya ang nagliligong ng taray ko. Aba, ay ang aking mga kakasabay, nagpula ka sana, nagtabli na sa pagtakbel. Eh ako hinawakan dito, sabi sa akin eh, magtatakbo, huli kayo. Ay pala po yung mga siya, hindi sabi ko ako po. Ay di po, sabi ko siya, ito na ang katapusan ko. Ako'y mamumura ng asawa ko, ako'y mapapagalitan ng aking magulang, at nakakahiya sa amin sa buong nakapinan, mababalitan kayo si Alfred, nahuli ng pulis, ay antipista. Eh di po eh, ako po'y sabi ko sa akin sarili, wala na akong, naisip ng panahon, sabi ko, Panginoon, ay siya bahala na po kayo sa akin. Alam ko kung ito'y mali, pero kayo na po ang bahala sa akin. Yun pong aking tari, at yung aking pera ay nadodo sa sleep bag ko. Kinuha po yun ng CADG. Pero hindi po kakayo po niya, nangayon ko po yung payment ko sa kanya sabi. Hindi niya po alam yan. Mas daw na pang nakalam si Brother Joel at Sister Laura. Pag, kasi pag ako namin na doon, ikinukunto kung ano nangyari sa akin. Kaya sabi nga nung ako yung kanilag mo, sabi sa akin, Kuya, pwede niya nang gawin mong testimony. Ang sabi ko, sige, ito, tatry ko kung kaya ko. Pero ngayon naman po parang relax na ba, nakakapag-deliver sa inyo. Ay di po nabalik tayo doon, ay di po nakunang nga yung aking tari at saka yung aking pera. Ang pera ko, ako'y tumama pa ng unang pusta. Ang pera ko sa 10,000, sabi rin ako, tapos na. Ako'y magmumulat na pa, kung sakaling nangyari yun, ako'y nakakulong. Magmumulat na pa ako ng 35,000, tapos nakunang pa yung tari doon ng halaga 20,000, bago yung pera ko naroon ng 10,000, ay di ka pwede susumahin ay 65,000. At saka ang mahirap po doon, nakakahiya. Ang alam dito ay sa amin ay ako yung nagsisimba, bago yun pa rin ako yung makikita yung ako nasa kulungan. Ay di, ang sabi ko yung Panginoon, kayo na po siyang bahala sa akin. Ay di po kami, inulagay po kami sa Rueda. Nandunod kami sa Rueda, sa pasapa kami, siguro kami mga hubuin kumulang sa 40 tao. Ay di, pagpunta namin doon sa Rueda, bakit itang Merlel Mercadong ito ay lumabas? Lumpoy may katungkulan talaga, kailala po sa buong Batangas. Lumabas po sa Rueda, naka-face mask at saka naka-sombrero. Ang sabi po ng mga habili sa amin, ang senyas, ganito. Sabi, ang pakinig ko doon sa isa si Eliji, pare, mali ang natali natin. Ibig sabihin pala nila, sa pagkakataong yun, ay mas mataas sa kanila yung si IDG si Kermel. Ay di ang sabi, ay sir, pasensya na po kayo, ang sabi ng mga CIDG, sir, pasensya na po kayo, mali pala po ang inyong aming napuntahan, sa inyo pala po ito pala ito. Ay naku po, ano yung pagkakasabot na gano'n, ay di kami pinakawalaan, ang aking mga samahan ay pala ako lang nasa abang at nagbalik daw wala po sa pagtakbo, sa totoo lang. Ay pagdata, ay ang akala nila ko'y huli na, ang sabi sa akin ng aking kumpare, yung aking pare si Juan po dito, masama ako dati magsabok. Ang pamalita ko sa mga samahan, ako si pare Alfred ay huli na. Huli-huli kasi na takot eh, sabi kayo nila. Ay hindi po nila alam, kami ay pinakawalaan dahil ngayon natin yung sigar. Ngayon talagang yung pagkakatasan ng Panginoon may napumbala sa akin. Ay di ko'y lumabas yung sigar nila. Ay di ako'y tumanduha, ay sabi ko'y lumapit ako, sir. Maraming salamat po. Pwede ka pong kuhanin niyo po yung mga aking tari. Natin po kasi mga aking pera. Ay di, sabi ko sa CADG, kinawalan yung kumuha. Sabi, ibigay mo ang tari na rin. At di po yung pagkasabi kayo ni Carmel, hindi ako, nagot sa akin. At pagkakaabot po yung ako tumalilis na. Ang sabi po ni Carmel, walang aalis ko, walang tupada. Pero ang ginawa ko po, ako po yung umalis na mga kapatid. At ako po yung nagdodo, ang aking po mga samahan ay nasa abang at nagkambabalik mga sa pagtakbo. Ang akala ko ba, ay di nyo sila
dito sila pang pumunta doon sa may bahay ng aking kakilala doon, ang aming pinuntahan. Oh, bakit naipan nga? Akala ko'y nahuli ka. Ay, sabi ko'y nakukuti na lang, parang dumating si Gernel. Tayo uuwi na. Ay, ako'y uuwi na. Huwag niya sasabihin, pagkating na ako'y natakot ha. At ako'y mapapakalit na sa amin. Yun ang sabi. Yun po, sabi ko. Ay, di bro, sa makatawin, mga kapatid, ang aking kwenta ay lumalaw. Nung gabi, ay hindi ko sinasabi sa aking asawa na gano'n nangyari. Pero ako po sisigsigin sa aking sarili. Sabi ko, sa dami ko lang pinagdaanan sa aking buhay. Bakit? Kumbaga, siguro po yung time na ako po ay ang banal na espiritu ay lumapit sa akin. At ako po ay unti-unti na nagbago ng time na yun. Siguro naman, makikita ninyo ako ay naging. Kahit na dito ko una, hindi ako nagsasalita dito sa una, ay ako na may active, ako ay nagsisimba ng araw ng Merkulis. Nakikita niyo naman ako nagsisimba ng araw ng Biyernes. Dati nga po mga kapatid, pag tayo ng fellowship sa bawat, sabi ko kay Rachel sa akin sa Hordoy, ano bang oras matatapos ito? Eh habang na hindi pa na natapos, gusto ko na umuwi eh. Pero ngayon mga kapatid, ang laki po tulong sa akin ng banal na Espiritu at ng ating Panginoon. Buong tayo po ay nasa bawang. Ang sabi ko sa kanya, Ben, ano ba bilis ng oras? Ikasarap ang pakinig eh. Tapos eh, sabi ko, tayo may uuwi na mamaya tayo uuwi, kasarap. Tanong po yun sa aking sarili. Na nasasabi ko po kahit sa Brother Joel, kahit po sa kay Rachel na sabi ko, kasarap pa lang makinig kayo ng ano, kasarap makinig kayo ng salita. Kahit sa iway dati, ako'y tinatamad po eh. Kaya lang, pramisan ako hindi makatid ng iway dito. Gawa ni Heaven po ay, siyempre ako eh, nagulog po kami sa korte, pinapatulog na siya. Pero hindi po ibig sabihin yun na ako po ay hindi mo nag-iiway. Doon nga po naranasan ko sa bawang, sabi ko eh, kasarap pala na buong maghapon at ipugugol mo sa Panginoon ang iyong presensya sa maghapon. At dati po pati mga kapatid, yung po'y akin isi-share lang ulit. Dati, nung una-una pa tayo nag-church dito, sa hindi po nakakalam sa lahat, hindi pa po natatapos ang divine, ay ako po ay nagdudo na sa may likod. Ito po'y alam nila dyan, kahit sila wala dito. Dahil po yung mga taga-roon sa kabilang sinyo Mindanao, alam po ako ay nagtatari, nag-uumpisa na kami magtapada, aba ay nag-iingwit yun, kami nagtutupada, sabi po'y oo. Nakakahiya na rin ginagawa ko nga rin. Ay, pero yung ang aking anak, ang aking asawa, ay nandito nag-iiway. Tapos yung kami, panay ang hiyawa, doon kami nagtutupada. Pero hindi yung narinig, pano yung sabi ko, maingay, dahil nakakahiya yung simbahan. Ang akala ko na yung nagsisimba, eh, pero kaya nagtutupada, ay nakakalam ng sultado, walang kaalam malabi. Eh, siyempre, kabarkada ko po ang Pangulo. Kapakitan ko ang Pangulo sa totoong buhay po, mga kapatid. Ang Pangulo po dito, hindi naman po sa pangakalang time na ako'y sasalukuyan at susugal pa po. Ay kalabat ko po, 24 hours, talk is kami. Totoo po yun. Wala pong halong pero yun. Pero po ngayon mga kapatid, ang laki po nang ipinagbago sa akin ang banal na Espiritu sa tulong po ng ating Panginoon Diyos na naiwasan ko na po yun, yung mga bagay na yun. Dati po ang aking mga kabarkada, mga kapatid, ay yung aking mga kumpare ng mga madalugal. Pero ngayon po na bago. Sa umaga, ang pinupuntahan ko si Brother Onye. Misa naman po ang kasama ko, si Brother Tino. At kalimitan naman po ngayon mga kapatid, ay kinabrak ni Joel ako nagtatambay. Misa, magkakape kami, magkakaroon kami ng konting kwentuhan. Pero ang malimit, abang malami sa Panginoon. Kaya po ako lubos ng papasalamat mga kapatid na ang laki ng ipinagbago sa akin. Siguro naman ang makapagsabi ng aking pamilya. Lalo na po ang aking pamilya ng mga Katoliko. Hindi po sila makapaniwala. Ang sabi ko nga kanina, gusto ka niyong makinig. Sabi bakit? Ako ang magsasalita eh. Sabi, hindi na kuya. Weh. Sabi ko, pumunta kayo. Hindi maririnig yung boses ko. Pero hindi ko po akalain na ganito ko ba i-deliver ang aking pag-share sa inyo. Kahit nga kanina, ako eh, sabi ko sa aking asawa, sabi ko, weh, ikay maligo na. Sabi sa akin, kapagunta. Ako hindi sa kwarto. Aking babahan na ang kwarto ko. Pero hanggang sa akin, hindi ka mo binabasa. Pero aking lang, aking sila, kung baga aking sila ulo, aking nasabihin. Kaya maraming salamat po mga kapatid sa tulong mo ng Banal na Espiritu. Tsaka sa tulong din po ng ating mga kapatiran na naging active ako dito, ay talagang ang laki-laki na po na aking pinagbago sa aking sarili. Kaya ang masasabi ko po, kung sino man sa inyo ang mayroong mga pinagdadaanan, mayroong mga problema, mayroong mga pagsubok na kagaya ko o masigit pa ako sa akin na pinagdadaanan,
Huwag po kayong mawawalan, mga kapatid, ng pag-asa. At alam ko po na ang banal na Espiritu ng Panginoong Diyos ay nararihan parami sa atin, at tayo hanggang patubayan, handa tayong alalayan kung ano man ang ating pinagdadaanan, mga kapatid. Ang akin po, mga kapatid, na na panawagan, kung sino man po sa inyo ang nais pagpasakop sa Diyos, ay itaas po ang inyong mga kanang kamay. At ganun po, mga kapatid, nais ko po ba talaga magpasakop sa Panginoon? Amen. Ang kailangan po natin gawin, mga kapatid, kung nais po natin magpasakop sa Panginoon ay ilagak po natin sa Kanya ang ating pinagdadaanan. Kung ano man po ang ating problema, kung ano man po ang ating mga pagsubok sa buhay, ay huwag po tayo magdalawang isip na ilagak sa Panginoon. Alam ko po, mga kapatid, base sa aking experience ay hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Narinig po palagi sa bandang huli, handa siya magpatawad at handa siya magpatuloy sa ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, sa ating po pagtatapos, ay nais ko po pang iyak po ang ating mga sarili para po sa ating panalangin. Amang Diyos na mga pangyarihan nga po sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon po ito. Maraming salamat po, Ama, sa akin po na ibahagi sa aking mga patid dito sa aking sambahan. Na nawa po, Ama, sila po ay may napulog sa aking karanasan. At nawa po, Panginoon, kung ano man po karanasan, ang aming mga pinagdadaanan, ang kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon, nawa po ay maging matatag sila. At huwag po silang mahihinalo sa isuro sa inyo kung ano man ang aming mga pinagdadaanan sa buhay. Alam po namin, Ama, na sa aming po mga sarili ay nandiyang nga po palagi, hindi mo po kami pababayaan. Kaya po, muli, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Dawa po, Panginoon, ang banal na Espiritu ay huwag mong iwanay lagi sa amin saan man kami naroon, Panginoon. Muli po kami ay mahilig na kahit po yung aming mga kapatid, Panginoon, na wala dito, nawa po inyo silang babayan at patubayan. Patawarin po kami, Panginoon, sa aming po mga nagawang pagkakasala at pagkukulang hanggang sa mga sandali pong ito. Kaya na po, Panginoon, na siyang bahala sa amin. Ito po ay aming hinihiling